Hello guys, good day po sa lahat. Welcome ulit sa ating channel, ang Doy's Vlogs. Today po, pag-usapan naman natin ang sewing machine, portable. Kung kayo ay may sewing machine na kagaya nito at may sira ang sewing machine nyo, ito na ang chance guys na tapusin nyo ang video para masolusyonan na ang sira ng inyong mga inyong sewing machine. So ang problema nito guys, mapapakita ko sa inyo ang sinulid sa ilalim dito sa bobbin case, ayaw nang mag-response, hindi na iikot, hindi na makukuha ng karayom ang sinulid sa ilalim. Ito yung sira guys. Kaya ipapakita ko sa inyo ang portion o saan sa bandang ilalim ang nasira na mga gear. So kailangan nating baliktarin guys ang sewing machine para mapakita ko sa inyo kung saan banda sa ilalim. So saglit lang po guys ha. So, ilapitan natin para sure natin makikita sa screen guys. Yan, malapit na guys. So, simulan natin. So, ito guys, napalitan ko na to guys. Ito, set kasi to pagbili ko. Kaya, papakita ko lang sa inyo kung saan dito yung possible na masisira sa ganitong portable na sewing machine guys. Kasi ito binigay lang sa amin pero sayang naman itatapon lang. Kaya sinubukan ko na lang na i-repair. So nakita ko naman yung mga sira kaya bumili na lang ako sa online ng set ng mga gear para sa ganitong unit. So ang sira nito guys, ito sa ilalim, ito yung sira at saka ito at saka ito yung kulay white. Ito yun mga plastic, yung original nito guys plastic, pero ito bago na ito pero plastic din, walang metal nito. So ito guys, papakita ko sa inyo ang nasira. Ito yung pinaka nasira talaga, ito itong portion na to. Ito guys oh, yung gear. Ayan. Pag open ko sa case na ito nang nangyari. Naputol na yung gear. Plastic kasi ito, original. Diyan ganyan sa ilalim kinuha ko. Tapos guys, pag tinanggal nyo tong ito, hindi nyo matatanggal basta-basta yan. So, kailangan nyo pang may mga tornilyo kasi sa ilalim. Ito, kagaya nito. Tsaka ito. Kita nyo dyan na alin. May alin rins ang gagamitin nyo na maliliit para mabuksan yan. Tapos, itutulak nyo lang itong shafting na to paatras. Tapos meron pang isa na ito, mga allen rings yan ang gagamitin niyo para maatras nito, atras nitong shafting para ito matatanggal niyo rin, ito mapalitan ng bago, tsaka ito, tsaka ito, kasi nasisira, masisira talaga yan kasi sa tagalan ng paggamit niya, kasi yung original is plastic lang. Nagaya nito guys, itong kulay white, ito ang nangyari sa original guys na pinalitan ko. Ayan, ng plastic na pudpud, natanggal na yung mga gear niya na plastic, ito na lang natira, kaya ayaw nang mag-response pag ikot niya, pudpud na. Ayan, pinalit ko white, bago na yan.
So pagbili nyo yan guys, na set naman po yan. Tapos ito, pinalitan ko rin ito. Ito yung original niya guys, oh. Plastic din yan. Ayan, oh. Pinalitan ko na rin kasi pudpud na rin. Kanto-kanto niya. Set naman kasi pagbili ko, kaya pinalitan ko lang yun. Meron pang isang hindi ko napalit, pero to para dito. Pero sa tingin ko, okay naman yung original, kaya hindi ko na pinalitan. Yeah, yan guys, yung mga problema ng kagaya nito is para sa mga ibang mga portable na sewing machine, eh, magkasing halagtulad lang naman yan eh. Mga function yan. Yan guys, pinalitan ko na, try natin paikutin. Yan. Yan. Mag-response na ang dito sa may portion ng bobbin case. Yan, umiikot na yan. Dati hindi yan umiikot kasi sira dito, tsaka dito. Pag ikot, ito, iikot lang ito, pero ayaw dito, di mag-response dito. Yan o. So, yun lang ang solusyon guys para masolusyonan yung problema ng portable na sewing machine niyo guys. Ganun lang ka simple guys. Masolusyonan niyo talaga ang problema. Sayang naman kung itatapon lang o kaya i-junk niyo yung portable na sewing machine niyo. May kamahalan naman 'yan kung bibili kayo ng bago. Kaya kung marunong kayong mag-DIY, kayo na lang gagawa. Meron naman tayong mabibili sa online na mga gear para sa pag-repair natin sa kagaya nitong portable na sewing machine guys. So salamat po sa panonood guys, sana may natutunan kayo sa ating video. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe guys, please subscribe na kayo para then pindutin niyo din yung notification bell para always kayo updated sa ating mga bagong videos na i-upload guys. So yun lang po, maraming salamat po, God bless.